What is up, guys? Good morning, good morning, good morning! Kamusta kayo lahat? So for today's vlog, samahan niyo po ako sa another coffee ride episode for today. So mag-intro video muna tayo. So kung bago ka sa aking channel, make sure to subscribe and hit mo yung bell button para updated ka sa mga videos na ipopost ko. And also, you can like and follow me on my Facebook, Instagram, and TikTok account. And since this is a coffee ride, if ikaw ay coffee lover na mahilig magkape sa mga local coffee shops na mura, masarap at maganda yung ambience, make sure na panoorin niyo yung mga previous coffee rides ko mula dyan sa playlist link na ilalagay ko dyan sa taas, okay? Alright, so kumusta kayong lahat, guys? Grabe, hindi ako nakapag coffee ride last week gawa ng inatake ako ng matinding allergic rhinitis . Tapos may kasama pang mild na ubo pati sipon. Ayun. Buti naman at nag-uulan last week. So okay lang din. Pahinga muna tayo sa pagra-ride. So ito, balik tayo ngayon. So it is exactly May 24, 2022, 8:25 AM in the morning. It's a Tuesday morning. And alam nyo na naman ng drill, mapupost ko ito on a Thursday morning, 10 AM. Alright. Yo, what's that? Yo. So ang pupuntahan natin ngayong coffee shop ay sa May Lukban. So andito ako ngayon, malapit na ako sa May Luisiana . And namamroblema nga ako kasi hindi ko pa naseset up yung ways ko kasi walang signal. Dito na tayo sa Luisiana . Good morning, Luisiana, Laguna. So kailangan siguro muna natin tumigil para makapag-waste tayo. Saan tayo tumigil? Babanggitin ko pala dapat, no? So ang pupuntahan nga natin is sa may Lukban. Ang pangalan ng coffee shop ay Magdiwang Cafe. Yun. So, ito yung magiging pangalawa nating coffee shop sa may napupuntahan sa Lukban. Ang una is yung sa Black Apron Coffee. If hindi nyo pa napapanood yun, lalagay ko yung link dyan sa taas. Oh, lamig! Luisiana, Laguna! So, kaya ako makatipid. Doon na lang sa plaza. So ang sabi ko din sa coffee shop na pupuntahan ko, around 9 AM nandoon ako sa kanila. Sobrang bait nung owner na nakausap ko kahapon na si Miss Bing Babista. 2 PM pa sila dapat nag-o-open, pero sabi nila pwede daw naman sila mag-open this morning para ma-accommodate nila ako. So maraming salamat, Miss Bing. So na-appreciate ko yung mga ganong coffee shop na nag-a-adjust para mapuntahan natin. Di ko din magets yung mga ibang coffee shop bakit hapon na sila nag-open. Kasi ang kape pang umaga talaga yan . Pwede naman magbukas ng umaga, pero siguro preference nila yun. Ba't ganito yung kalsada dito ngayon sa Luisiana? Inaayos siguro to. Ayun . Lalagyan to ng bagong aspalto. Lupa-lupa . Saan tayo titigil para ma-set up natin itong ways? Dapat kasi kanina ko pa sinet up yung ways nung nasa pagsanhan pa lang ako . Nakalimutan ko. Siguro dito ko.
set up tayo dito. Yeah. Alright, so hello, Louisiana, Laguna. So, check muna natin yung race natin. I'll be right back. Yeah siya guys, so nakapag-set up na tayo. Na-restart ko pa yung phone ko. At bumili din ako ng tubig para uminom. So, let's go. So, 11 kilometers pa. So, 8:37. Sakto, siguro. Encounter ko na naman dito mamaya yung mga tigyawat. Buti na lang hindi maulan. Yosha. So, I'm not sure ito na ba yung huling week ng May. So, kung ito yung huling week ng May, so I'm guessing ito na yung magiging huling coffee ride natin for this month. Parang pangatlo lang yata ito. Nakatatlo lang yata tayo. Well, technically, sa isang buwan, dapat maka-apat na coffee ride tayo. Isa per week. So, kung ito yung magiging last na coffee ride natin for May, ang susunod na natin is by June na. Tama ba? May ba? O, tama. Pa more. Oh yeah. So kwento ko lang last Sunday nag-participate ako sa the Distinguished Gentleman's Ride. So first time ko 'yon. Kahit pawisin ako, nagbihis ako. Hindi naman totally yung full suit ah. Nag long sleeve lang ako. Tapos suspender, yun. Pati may bow tie. Masaya, magandang experience yun. And I'm planning na gagawin ko na siya every year eh. Kasi aside sa pagsama doon and sa pagtulong at pagdonate para sa prostate cancer at sa men's mental health, eh makakakita ka pa ng iba't ibang classic bikes. Last Sunday, ang daming bebes pa eh. Parang yun yata yung mas madami nung Sunday eh. Compared dun sa mga classic bikes. It's a beautiful day. Woo! Alright! So thank God talaga at maganda ang panahon ngayon. Remember guys, kung sumusubaybay kayo sa mga coffee rides ko, last time na dumaan ako dito eh medyo umuulan, umaambon. Yan, buti ngayon, maaraw. Ako dito na mag-i-start yung mga tagyawat eh. Natakpan na kaya? Since tapos na yung election? Pa rin palang takip po. Ang dami po din. Wow. Tigyawat. So guys, maraming salamat sa mga bago ko subscribers. Nakita ko parang nasa 1,460 na ang subscribers ko. So maraming salamat po. So kung ikaw ay bago na nanonood dito sa akin channel, bigyan ko lang po kayo ng information. Last year lang po ako natutong magmotor. 2021, January 2021. Ayun. So isang taon at kalahati na ba ako nagmamotor? Tama ba?
ayun. So last year ko lang din po na in-start itong pagmumoto vlog ko. And syempre aside sa mga coffee ride, meron din po tayo mga ibang content like mga unboxing pag mayroon chance. Meron din tayo mga review ng mga motor. Sa ngayon wala pa tayong ma-review motor eh. And ito, yung mga coffee ride adventures natin. Ang purpose lang naman po ng aking coffee ride is para market natin yung mga local coffee shops. And of course, coffee lover tayo. Gusto natin natitikman yung mga local coffee shops eh. And also, para matulungan natin sila. Uy! Bigla nagsalita si Waze. Gulat ako. Teka, 2.3 kilometers. Ano oras na ba? 8:48. Ako. Mapapaaga kaya ako nandating doon? Yes po. Thank you very much, Waze. Turn right. Yes. Mount Banahaw. Banahaw nga ba? Yan o, good morning, Lukban. Woohoo! It's a beautiful day to be. Kinanta yung ano eh. Saan ko ba naririnig yun? Yun, sa TikTok pala yun. Yung kantang yun ah. Gamit na gamit yung kantang yun eh. Sa TikTok. It's a beautiful day to be. Base dun sa picture na nakita ko sa Facebook ng Magdiwang Cafe. I'm not sure ha, para siyang ano eh, residential area din. Parang bahay yata nila yun na ginawang coffee shop. Ito. Ha? Huh? It's a beautiful day to be. Hey, hey. Teka, saan yun? Dead-ed na to ah. Daan ba dito? Parang wala naman daan dito. Ah, okay, may daan. Sabi ko, parang dead-ed na. And then, turn left. Turn right. And then, turn right. Teka. Nalito ako sa instructions mo, Waze ah. Saan ba? Ayun! May nakalagay. This way. Magdiwang Cafe. May karatulan naman pala. Akala ko mali. Ito talaga si Wes, hindi nag-a-update. Loko to. So I'm guessing nandito na yun. Magdiwang Cafe, where are you? Teka, saan? Loko to na si Waze ah. Ah, ito. Alright. So, ito na siya guys. Magdiwang Cafe. So, saan kaya tayo pwede mag-park? Yes. Alright, dito na tayo. So guys, andito na tayo sa Magdiwang Cafe. Also known as Rejoice Cafe. Nakalagay oh. Ayan. So, naglilinis pa lang sila, guys. So, ito sila. So, I'm guessing residential. Good morning po! Huh. Ayan. Ayan siya, guys. So, tayo ay mag-switch na sa ating mobile phone camera, guys, para makapag-tour tayo sa mini coffee shop nila, okay? I'll be right back. So guys, I am back. Nandito na tayo sa labas ng Magdiwang Cafe. So ito siya. Ayan. So natanong ko saglit si Ma'am Ding kanina. So bahay pala ito ng mother niya. Tapos dito sila nag-set up ng mini coffee shop nila. So yun lang yung coffee shop nila. So tara, mag-tour muna tayo dito sa coffee shop nila bago natin interviewin si Ma'am Ding. Okay? Let's go!
Guys, I'm back. So guys, tapos na tayo mag-tour dito sa Magdiwang Cafe. So nakita nyo naman, maliit lang yung place nila pero cozy. Cute. Diba? So syempre, before natin i-check yung menu nila at mag-order, interviewin muna natin yung owner na si Miss Bing Babista. Okay, so let's go! Alright, so guys, nandito si Miss Bing Babista, ang owner ng Magdiwang Cafe. Good morning po, ma'am! Good morning! Kamusta naman po kayo? Okay naman! Ayan, maraming salamat at bibigyan po ako ng opportunity na ma-feature tong coffee shop nyo. So, matanong ko lang po, bakit po Magdiwang Cafe yung pangalan ng coffee shop? Magdiwang Cafe kasi I named it to my husband, late husband, kasi he passed away last June 25. His name is Magdiwang. Oh, okay. I'm sorry to hear that po. And I want na i-continue yung legacy niya. Mm-hmm. Kasi mahilig talaga siya sa kape. And ang ginagawa niya is, sa amin, is every, may inimit siyang tao para i-disciple. Pumupunta siya sa coffee shop. Then parang wala na siyang mapuntahan na coffee shop. Ginawa niya dun sa aming apartment, meron din kaming garage, nagawa siya ng pantry na coffee. Mm-hmm. So, unlimited coffee. Every day na meron siyang kakausapin. Mm-hmm. Through that coffee, maraming nangyayari, maraming story na nangyari. Mm-hmm. Kaya ang aming team ngayon is, kaya may mga ganyan jar. Mm-hmm. Diyan, mag-i-start yung conversation na magka-create ng memories, mag-create na kung makikilala mo kung sino yung yung kausap mo, yung friends mo, really diyan mo makikilala. Magkakaroon ng story na hindi lang kayo nagkakape. May story na mabubuo. Parang ganun. And we want na talaga na through this kasi ako full-time housewife, 'di ba? Sabi ko, Lord, anong gusto mo sa akin na gawing ikabubuhay namin mag-iina kasi wala na nga yung husband ko. Ayaw kasi ko rin na iwanan yung mga bata kasi nga nasasanay sila na ako lang. So, I prayed talaga. Nag-pray ako. And ito yung ini-impress sa akin ni God. And nakita ko yung faithfulness ni God. Nakita ko yung guidance ni God through this business. Kasi siya talaga yung nagtayo nito. Nakita ko, uti-uti niya nabuo namin itong Magdiwang Cafe. And nakita namin kung paano kita mo naman kung paano ka makakarating dito, di ba? Parang, Lord, paano? Wala akong place. Ayokong umupa. Ayokong mag-rent. Pero dito, pero si God yung talaga nakita namin, yung faithfulness ni God sa amin. Kung paano nakilala si Magdiwang Cafe. Kasi we serve this Magdiwang with purpose. Hindi lang para bonus na lang yun sa aming mag-iina kung paano kami mag-iina. Pero yung purpose pa rin na makikita mo dito yung mga tao na nag-i-enjoy sila. Hindi lang sila kumakain, kundi nakikilala nila ang bawat isa na through that mga questionnaire na makikilala nila merong masaya. Merong makikita mo na nai-encourage through that question. Meron naman na yung nare-relieve sila. Kasi ako din, puntahan din kasi ako ng mga tao. Kaya dito ko sila inakit. And good thing, while we're eating, we're drinking the coffee, meron kaming napapag-usapan na i-encourage sila through that coffee. Talaga yung purpose namin talaga dito sa Magdiwang is to honor God and to advance expanded the kingdom of God. Kumbaga, ang sa amin is to honor and glorify His name through this business. Tama. Yeah. Napakagandang message naman yung from Madam Bing. Yeah. So, hindi ko na itatanong kung ano yung inspiration nyo dito at kung ano yung unit dito sa coffee shop. Kasi nasagot nyo na lahat eh. Tatanungin ko na lang, Miss Bing, no? Kailan nyo natayo itong Magdiwang Cafe? November 25. Last year? Last year. So I'm guessing yung si husband mo, yung logo? Yeah, yung logo. Siya yun. Alright. Galing naman, okay. Ang ganda ng story, guys, ni Miss Bing, pati na itong coffee shop niya. So, Miss Bing, invite nyo sila dito sa coffee shop niya if ever makabisita sila dito sa Lukban.
We are inviting po na makabisit po kayo dito sa Magdiwang Cafe. We are happy to serve you po and yung the best we can do para po ma-relax kayo, ma-chill kayo. Nandito po kami yung mga staff para i-serve po yung the best quality ng food at saka po yung saka drinks po and coffee. We hope po na makarating po kayo and we are welcoming you po lahat dito sa Magdiwang Cafe po. Ayan, thank you very much, Miss Bing. So, let's go guys. Check na natin yung menu para maka-order na tayo ng coffee nila. Okay? I'll be right back. So guys, ito yung menu nila. Nakita nyo na sa tour. So, Miss Bing, ano yung marirecommend mong coffee nyo? Ano yung bestseller nyo? Sa iced coffee po, iced mocha delight, yung signature drinks namin. At saka po yung chocolate. Para nakita ko yun kanina eh. Nasaan ba yun? Signature. Ito. Ayan, sige, order ako nun. Saka po yung sa Choco Java Coffee. Choco Java Coffee? Yeah. O sige, order din ako na isa nun. Ito po yung pangalan kong... Ay, hello! Good morning! Panganin niyo po? Apa. Ano name mo, bro? Vince Coffee. Vince, ha? Shoutout kay Vince. Sa barista niyo siya? Or... Pag po wala yung barista namin, siya po yung nagre-reliever. Okay. Ang galing. Sige, ordering kayong dalawang yun. And then, ano yung bestseller niyong food niyo? Sa food po. May history din po kasi yung food namin, yung sa rice mill po. Mm-hmm. Ito po, na-inning it po sa mga bata. Si Terdy Teriyaki po kasi, yung teriyaki na beef teriyaki, sa kanya lang itinuloy ng tatay niya yung recipe niyan. Uh-huh. And nakaka-amis lang siya yung nagtatap sa amin ngayon. Uh-huh. Sa yung bestseller namin ngayon, yung Terdy Teriyaki po, yung rice meal na po niya. Sige, order po ako nun. Saka po yung quesadillas sa best match po. Fried Oreo and sa pasta naman po, beef bacon pasta. So guys, pag pupunta kayo dito, hindi lang coffee yung madadatnan nyo. May mga food din sila. Sige, order po ako ng 30 pera yan. Sige, okay na po yung mga order kong yun. So guys, hinintay lang natin yung order natin, of course. So, technically, nag-open sila ng 2 p.m. in the afternoon. 2 p.m. po, ano, madam? 2 p.m. in the afternoon until 9 p.m. Yan. Mondays to Sundays po yun. Yan. Wednesday po yung off namin. Open sila daily. Wednesday lang sila yung closed. Yan. So, wait lang natin yung order natin, guys. So, kung pupunta kayo dito, guys, better na mag-waste kayo. And also, ilalagay natin yung Facebook page link nila dyan sa description. Meron din silang Instagram, lalagay din natin dyan sa description. Okay, sabang naghihintay tayo ng coffee natin. Ito yung sinasabi ni Miss Bing. Itong mga questionnaires nyo, kung pupunta kayo dito, magkababarkada, yan. Pwede kayo magbunotan. Yan. Pwede nyo itanong sa sarili nyo. Or let's just say, meron kayong mga bagong makilala. Yan. Pwede nyo gamitin yung mga questionnaires na to rin. Like, when is your birthday? Yan. Mga random questions para sa mga friends nyo sa barkada. Yan. What is the most dangerous thing you've ever done? Opo. Parang pang Miss Universe yung mga tanong dito. Yan, how do you handle frustration? Ako, pang Miss Universe nga to. Mga pang Miss Universe yung tanong eh. Ito pa, isa pa. So, ayan. What is your most memorable experience with me? Guys, ayos to guys. So, ayan guys, bawat table may ganito pag pupunta kayo dito. Ayan, So habang naghihintay kayo, pwede kayong ayan, magbunotan dito. Tanungan, di ba? Ang cute. Ito yung signature namin, Ice Mocha Delight. And ito po yung Choco Java Ice Coffee. Ayan, Ice Mocha Delight daw guys and Choco Java. Ayan. Thank you Vince! Ayan guys, dumating na yung mga signature coffee nila. So mag-b-roll muna tayo guys. So guys, I'm back.
So, dumating na yung mga coffee natin na yun. And of course, yung favorite natin yung caramel. So, tikman na natin. May biwang cafe. Wow! Sarap pa! Tikman naman natin yung isa. Sarap din ah. Magdiwang Cafe. Shoutout Magdiwang Cafe. Thank you. Ice Mocha Delight guys. Tapos Choco Java. Check. Guys, yung gantong coffee. First time ako nakatikim ng gantong coffee. Sa local coffee shop. Sarap. Panalo. Pareho. Yeah! And not, last but not the least, tignan natin itong caramel na lang. Eto na, let's go! Masarap nito caramel na lang. So guys, dumating na yung quesadillas natin, pati yung teriyaki, ano? Nakikita nyo ba? So mag-b-roll muna tayo. Tikman na natin itong quesadillas nila. So, shoutout sa Magdiwang Cafe. Thank you. So, try natin. Wow! Masarap siya, guys. So, yung ganun serving, guys. I'm guessing good for to kung pupunta kayo dito. Panalo! Ngayon guys, tikman naman natin tong teriyaki nila. So ito na guys, itikman na natin yung teriyaki. So ito na. Sapa. Ito yung gusto ko sa mga local coffee shops eh. Homemade yung mga food nila. Authentic at masarap. So sa mga fellow riders ko dyan, pati mga motovloggers, kung nagbabala kayo mag-ride papunta dito sa Lukban, let's say for example, mag-ride kayo sa kamay ni Jesus, pabalik, daan kayo dito sa Magdiwang Cafe. Hindi ko alam guys kung mauubos ko to. Tapos may tatlong makapapi pa ako. Good luck sa akin mamaya. Again, shout out and thank you sa Magdiwang Cafe. Yan, kasi pinatry nila ako na ako ng quesadillas eh. Guys, nagulat ako. May sinerve pa si Madam Bing sa akin. Ayan, yung fried Oreo nila. Ayan, best seller daw nila to sa mga kabataan. Sabi ko, baka hindi na ako magkanda ubos. So again, shout out sa and thank you sa Magdiwang Cafe. And sa owner na si Madam Bing. Ayan. So itatry natin yan afterwards na itong kinakain natin. So i-b-roll din natin itong fried Oreo. So guys, I'm back. So tapos na ako doon sa teriyaki ko. So masarap panalo. Recommended. So hindi ko pa mauubos yung kasadilya nila. So again, shoutout sa Magdiwang Cafe. Maraming salamat. And ngayon naman tatry natin tong fried o crispy Oreo. So tatry na natin ngayon. Ito siya guys. Okay. Parang alam yung munchkins ng Dunkin' Donut. Ganun siya. Tapos may Oreo sa loob. Oreo ba kayo? Parang Oreo sa kino. Okay bro. Sarap. Kaya siguro mabili ito sa mga kabataan. Para sa akin, para siyang munchkin ng Dunkin' Donuts eh. Na iba lang yung flavor. Pero masarap. Panalo. So guys, balik ako kayo. Chill lang ako dito. Yes guys, so tapos na tayo guys dito sa Magdiwang Cafe. So yun yung mga kinain ko, hindi ko naubos.
Kasi busog na busog ako, grabe ito. Pero masarap, masarap lahat ito. Ito yung crispy Oreo o fried Oreo, quesadilla, pati yung teriyaki nila, panalo. Pati yung mga kopi nila, panalo din. Ayun, naubos ko lahat yan. So guys, kung kayo ay magagawin dito sa Lukban, bisita kayo dito sa Magdiwang Cafe. Pwede nyo naman silang i-Waze, nasa Waze sila. And may mga signage naman po, once na malapit na kayo dito, may mga signage dito guys. So ito yung coffee shop nila, yan o. Magdiwang Cafe. So ilalagay natin yung mga links nila dyan sa description. And si Miss Bing, yung owner. Maraming salamat po, Miss Bing. Thank you. Shoutout sa misis ng best friend ko, si Roan. Ayan, oh. Miss Bing, maraming salamat po ulit, ha? Opo. Salamat po. Iyos siya, guys. So, tayo ay pa-uwi na. So maraming salamat sa Magdiwang Cafe, sa napaka-warm na accommodation sa akin, grabe. Binusog nila ako. Shout out sa owner na si Miss Bing, yung anak niya, and also doon sa mga barista. I'll make sure na babalik po ako and bibisita po ako sa inyo. Woo! Ganda na story and background kung paano natayo yung coffee shop nila. Maliligo kayo sa may Lukban, you might want to visit Magdiwang Cafe. Lalagay natin yung mga links nila dyan sa description. Panalo yung coffee and food, cozy yung ambience, mabait pa yung owners, and also yung mga barista. Tangka pa, marami pa silang choices aside sa coffee. Meron mga milk tea, may mga rice meals, pika pika. Yes! Well, anyway, dito ko natatapusin ang aking video, guys. Kung nagustuhan niyo ito, make sure to like, comment, share, and subscribe. And of course, hit mo yung notification bell para updated ko sa mga videos na ipopost ko, okay? Tigyawan. Diba yun? Ba't hindi iniwasan yun? Well, anyway, stay safe po sa ating lahat. If ikaw ay nasa bahay lang or paalis ng bahay, ride safe po sa ating mga motorista. Kung ikaw ay nagmamotor, nagdadrive ng kotse, sumasakay ng jeep, ng tricycle, ng aeroplano, helicopter, barko, submarine, kahit spaceship man yan, ride safe sa'yo. And of course, enjoy the rest of your day. I will see you on my next coffee ride. Until next time, guys. God bless everyone. Bye!